Mga kapuso, bagyo na po ang low pressure area na nasa Philippine Area of Responsibility at the Philippine Sea. Iyan po ang Tropical Depression Goring. Ikapitong bagyo sa bansa ngayong taon at una naman para sa buwan ng Agosto. Aalamin natin mamaya sa GMA Integrated News Weather Center at Pag-asa kung ano ang inaasahang epekto ng bagyong yan. Ginising po ng lindol ang mga residente ng Oriental Mindoro kaninang madaling araw. Magnitude 5.1 ang lakas ng pagyanig. Diyos ko po, lakas. Ginanyo yung ano namin. Sa lakas ng pagyanig, halos sumayaw na ang ilaw sa isang bahay. Gumalaw rin ang ilang gamit sa garahe na yan. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol, 12 kilometro hilagang kanluran ng Bansun. Naramdaman po ang Intensity 5 sa Pinamalayan sa Oriental Mindoro rin. Intensity 4 naman sa Bansud at Gloria at inaasahan po ang pinsala at maging alerto po sa aftershocks. Sa Bulacan, hindi bababa sa 4 na warehouse ang nasunog sa Pulilan. Sa lawak ng nasunog, pahirapan ang naging pag-apula ng mga bumbero. Balitang hatid ni James Agustin. Sumiklab ang malaking sunog sa isang warehouse sa Barangay Dampol 2nd B sa Pulilan, Bulacan mag-alas 11 kagabi. Sa laki ng apoy, mabilis na natupok ang mga laman nitong raw materials na plastic pellets. Bumagsak na rin ang bubong ng warehouse. Wala pang isang oras, itinaas ng BFP ang ikalimang alarma. Ibig sabihin, kinilang rumisponde ang mga fire truck mula sa mga kalapit na bayan. Umabot sa 28 fire truck ng BFP at fire volunteers ang rumisponde. Mag-alauna na madaling araw, dineklarang under control ang sunog. Pero tuluyan ang nadamay ang katabing warehouse na inaalam pa ng mga otoridad ang laman. Tupok na tupok din ang ikalawang warehouse. Pasado alas 4 na ng umaga, ganito pa rin kalaki yung apoy na tumutupok sa isang warehouse dito sa bayan ng Pulilan. Pahirapan ang operasyon ng mga bumbero dahil sa laman itong raw materials. Ang problema kasi natin dito, mahangin. Nasa dulong part pa kasi yung building. So open na open siya. Saka yung materials na doon sa loob, hindi natin kasi pwede basta pasukin dahil nga hazardous na din yung sa building, hindi na rin safe para doon sa ating mga responders na pumunta sa loob. Dahil sa lawak ng sunog, nadamay na rin ang dalawa pang katabing warehouse. Nakapagsalba pa ng ilang gamit ang mga empleyado. Medyo partially damaged siya, although may mga signs of ano na talaga siya, wear and tear sa init, pero we still managed na maayos to at nakapag-evacuate naman ng mga gamit yung mga may-ari. Ang apparently nakita ko lang naman na talaga nilalabas sa kanila is yung mga luggages. Pagputok ng liwanag, pahirapan pa rin ang pag-apula sa apo. Mga paldin ang itim na usok na nanggagaling sa unang warehouse. Kita ang laki ng pinsala. Ang katabi nitong warehouse bumigay na rin ng bubong at tumagilid ang pader. Magiging nadamay na ikatlong warehouse ay bumagsak na ang ilang bahagi ng struktura. Napakainit po talaga kasi sa loob talaga, sir. If you will see na ganun kalaki yung apoy, talaga po kaya niyan tunawin pati po ang semento. Kinailangan na rin gumamit ng BFP ng AFFF chemical o aqueous film forming po na ginagamit daw sa mga highly flammable materials. Hindi po kaya basta ng tubig lang po. Kakayanin pero matagal. Parang nilalaro lang po tayo. Pero ngayon na merong chemical, mas mapapabilis po at makakatulong po talaga. Inaalam pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy, maging ang kabuong halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gaya po ng mga nakaraang balik-eskwela, malaking problema pa rin po ang kakulangan sa classroom at guro ngayong taon. Sabi ng DepEd, kailangan ng malaking budget para masolusyonan ito. Balita natin ni Sandra Ginaldo. Kaunti na lang bibigay na ang bahaging ito ng Kisabe sa isa sa mga silid-aralan sa Salisay Elementary School sa Dagupan City. 4 na classroom doon ang may demolition order na. Delikado na para sa mga mag-aaral at guro ang lumang gusali na pinepeste na ng anay. May crack din ang ilang pader. Yung structure itself, medyo hindi na po niya kayang hindi na siya kayang gamitin for normal operations. Ilang beses na rin daw nakahuli ng ahas sa lugar. Dahil kulang ang mga classroom, shifting muna ang klase. Sa datos ng DepEd, 159,000 ang kulang na classroom sa bansa. Kasama na rito ang 440 classrooms na nasira ng bagyo at sakuna. Sa pagdinig ng Senado,
Sabi ng DepEd, humigit kumulang 2 million pesos ang kailangan para maitayo ang isang classroom. Para makumpleto ang backlog, mahigit 300 billion pesos ang kailangan. Pero 10 billion pesos lang ang pondo ng DepEd para sa capital outlay ng mga school building. Based on the NEP, Mr. Chair, I think we're getting the same amount. I think we got 10 billion. Uso pa rin daw ang tatlong shift ng klase sa mga highly urbanized city. Parang short change ang ating students sa 3 shifts, pinaka-short change. But sa 2 shifts, short change din siya compared sa regular. Isa sa mga aksyong nakikita ng DepEd ay ang pagpapalawak ng Senior High School Voucher Program kung saan mabibigyan ng subsidy o tulong ang mga karapat-dapat na estudyante sa private schools. Patuloy na problema pa rin ang kakulangan ng guro. Overworked teachers or teachers that are teaching beyond 6 hours, it's beyond the physical capacity of the teacher. Sagot ng DepEd, inaaral na nila ang kanilang deployment system para sa mga guro. Aminado silang hirap magpadala ng mga guro sa mga malalayong lugar. And with the 10,000 teacher allocation that we are given every year, it's not enough to cover all our teacher shortages and the demands in the schools where we are over the ideal ratio. Bukod sa kakulangan ng guro at classroom, malaki din sa maraming estudyante ang gutom. Kaya mahigit doble ang hinihinging budget ng DepEd sa 2024 para sa pagpapalawak ng kanilang feeding program na balak na nilang gawing buong school year. Isa pang balakid sa mga estudyante nung nakaraang school year ang matinding init sa mga classroom noong tag-init. Kaya nabuhay doon ang mga mongkahi na ibalik sa Hunyo ang pasukan para Abril hanggang Mayo ang bakasyon. Pero ayon sa DepEd, posibleng abutin ng 5 taon ang dahandang pag-a-adjust ng araw ng pasukan. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hello mga beshi! Handa na ba kayo sa mga pa-star bites ko ngayong Huwebes? Una, kilig ang hatid ng Thai actor na si Torta Napob sa kanyang first ever fan meet in Manila. Sa interview ng Kapuso Insider, sinabi niyang kabilang sa kanyang bucket list, babisita ang Puerto Princesa sa Palawan at kung may free time pa, ang Chocolate Hill sa Bohol. Bago niyan, pinaibig na rin ni Tor ang fans sa Lacorn series na The Last Promise na umere sa GMA Network. Kaya nang tanungin kung ready siyang makipag-collab sa mga Pinoy, ito ang sagot ni Tor. เปิดเต็มที่มากๆครับแล้วก็ผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมเห็นด้วยกับสิ่งนี้มากๆคือจริงๆมันดูแบบมันดูเป็นสิ่งที่เราสามารถแชร์กันส่งเสริมกันได้คือแบบในวันที่ผมรู้ว่าโปรเจกต์ของไทยเราก็มาถึงที่ฟิลิปปินส์มันก็สร้างความรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเราน่าจะมาจอยอะไรกันได้Hello mga Kapuso, I'm Torta Napob and thank you for supporting my show, The Last Promises. Oh, sa mga kapwa ko, Mother John, nakachika ko si Mars Camille Prats at nagbahagi siya ng tips sa pagiging nanay. Sabi ni Camille sa kabila ng busy schedule sa kanyang career, sinisiguro niyang may time siya sa kanyang 4 na Junakis na sina Ice, Nathan, Nala at Nolan. Mapa-workout man, story time o fun at the beach, nag-share pa sa akin si Camille ng insights kung paano maging cool mom to Gen Z at Gen Alpha kids. I'm open to anything. I am the kind of mom who would listen to whatever they say. I'm not one-sided. But of course, I have very firm values. Alam naman nila yon. Samantala, nahuli ang isang lalaki sa Quezon City nang makita siyang sakay ng motorsiklong ninakaw umano niya. Balita hatid ni James Agustin. Timbog sa ikinasang follow-up operation ng pulisya ang lalaking ito na nagnakaumano ng motorsiklo sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Naaktuhan pa ng mga pulis at biktima ang 28-anyos na si Noroden Ali de Somimba na ginagamit ang motorsiklo. Along North Avenue, nakita nila yung suspect na sakay nung nawalang nanakaw na motor. So agad-agad, inaresto ng ating mga follow-up at dinala dito sa presinto.
Kwento ng biktima sa pulisya, iniwan niya ang kanyang motorsiklo sa labas ng kanilang bahay at nadiskubre na lang niyang nawawala ito pagising niya na madaling araw. Itinanggi ng sospek ang reklamo laban sa kanya. Wala po akong barak doon. Pero kinuha niya po yung motor? Hindi po sir. Sa toolbox lang po yung sinubukan ko lang yung susi. Hindi ito ang unang beses na nasangkot sa pagnanakaw ang sospek. Pero ngayon pa lang siya makukulong matapos sampahan ng reklamong paglaba sa new anti-carnapping law. Itong suspect ay marami na palang reklamo sa barangay. Kaya lang pinapatawad ng mga biktima kasi sinasaulit naman yung mga gamit na mga nawala sa kanila. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 3,000 pulis ang ide-deploy para humatiyak ang seguridad sa pagdaraos ng FIBA World Cup sa bansa. Ayon sa Philippine National Police, magmumula sila sa Metro Manila at Central Luzon. May mga tutulong din po mula sa iba't ibang government agencies. Inaasahan na may mahigit 3,000 delegado sa FIBA World Cup sa bansa. Tiniyak po ng PNP na nakalatag na ang seguridad para sa aktibidad. Summer capital of the Philippines man ang Baguio City. Matitinding ulan ang isa sa mga kinakaharap na hamon ng lungsod dahil sa banta ng landslide. Sa pagbabalik ng climate change series ng GMA Integrated News, sasalang ang mga ulat sa amin sa GMA Integrated News Weather Center. Narito po ang aking special report. Isa ito sa tumatak na imahe sa pananalasa ng Bagyong Egay, ang bahay na yan sa Baguio City. Biglang gumuho, bunsod ng paglambot ng lupang dala ng walang tigil na pag-ulan noon. At kahit nasa kabundukan ang lungsod ng Baguio, hindi ito nakaligtas sa mga pagbaha. Ang ibinagsak kasing ulan ng Bagyong Egay sa Baguio sa loob ng 3 araw, umabot sa mahigit 740 millimeters. Katumbas na iyan ng isang buwang ulan base sa datos ng PAGASA. Malakas din ng mga pag-ulan ang nagdulot ng landslide sa barangay Dominican Hill Mirador noong October 2021. Anak ko! Anak ko! Wang anak ko! Si Tania po yan! Sinawimpala dyan ang asawa, apo at pinsan ni Mary Jo. Isang impact. Na-trauma ako. May araw talaga na nanginginig ako pag umuulan, ma'am. Yung bugso ng anlalakas ng patak ng ulan, nanginginig ako. Ayon sa mga eksperto, ang Baguio City raw ang isa sa nakatatanggap ng pinakamaraming ulan sa bansa. Ang problema, halos 90% ng lungsod ng Baguio ay susceptible sa landslide base sa datos ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera. Umulan ng diretsong more than 3 days. So, siyempre, maraming na maibubuhos yan na tubig, may epekto yun sa lupa. Basta umakyat na yan sa mga, sabihin natin, in 1 hour at continuous yan in 24 hours, magbantay ka na yan. Ang sinisising dahilan ng mga eksperto, kagagawan rin ng tao. Yung pagkakaroon natin ng mass extreme rainfall events ay kasama sa mga adverse impacts ng climate change. Kasama yung emissions natin ng greenhouse gases, and then yung land use changes, in particular yung urbanization, and then yung deforestation, kasama yung sa mga factors. Ang mga bundok na dapat kinatatayuan ng mga puno sa City of Pines, halos mga bahay na ang nakatayo. Wala tuloy sasalo sa mga usok ng masasakyang akyat baba sa tinaguriang summer capital ng bansa at walang sisip-sip sa malakas na buhos ng ulan. Di lang yan sa Baguio problema, kundi sa mga kalapit bayan nito sa Benguet. Rumagasang malalaking bato at noong 2015 sa Tuba, Benguet, ilang kilometro lang ang layo sa Baguio. Landslide din ang kumuha sa anak, manugang at apo ni Betha. Pag umuulan, naalala ko sila. Bayan na naman ang malakas na ulan. Diyos ko, yun na lang. Nagpa-pray na lang kami na parang pag may nangyayaring ganun, parang ang akala ko, parang may mabawasan naman ang anak ko, o ganun, o kamag-anak ko dahil sa bagyo. Hindi lang ang mga residente ang apektado. Dahil tuwing tag-ulan at lalo kapag may bagyo,
problema ang mga landslide at rockslide sa mga pangunahing daan, kaya apektado pati ang mga biyahe. Kinoconsider natin kasi yung mga human-initiated activities, kagaya ng unsystematic na development in terms of yung nagbubuldoser sila ng bundok, yung nabuldoser na lupa in terms of yung strike niya o stability niya compare mo sa original, eh mas malambot siya. Kaya konting ulan lang, talagang nagla-landslide siya. Maging mga cut flower farmers dito sa Benguet ay apektado ng paiba-ibang panahon. Kasama na nga rito ang minsang nararanasan nilang tuloy-tuloy na pag-uulan. Kaya naman naapektuhan daw ang kanilang kabuhayan. Minsan marami raw silang mga produce na mga bulaklak katulad nga nito. Ngunit wala silang paraan ng pagta-transport nito. Kaya naman nalulugi sila. Last month yung yung daanan ng Kinon kasi hindi pwedeng daanan yung kalsada. At saka may time pa na nag-ground po kami, dumaan po kami sa May Marcos Highway. Ang pinangangambahan ng lungsod ng Baguio. Based dun sa latest na modeling na ginawa namin with the help of our consultants from ADB, by 2032, mag-i-increase pa ang amount of rainfall by as much as 23%. That would be the normal during that time. So we need to really act fast now. Kasama sa pagtugon nila rito ang pagre-require sa mga gusali ng pagkakaroon ng mga rain harvesting facility para kahit papaano'y mabawasan ang ulan na mapupunta sa mga daluyan ng tubig. Seryoso rin ang lungsod sa pagbabantay sa kanilang mga watershed at pag-demolish sa mga illegal structures sa gitna ng paglobo ng kanilang populasyon. Dito sa lungsod ng Baguio na ako lumaki at ang mga problemang kinakaharap ng lungsod, naranasan na namin noon at nararanasan pa rin ngayon. Hahayaan ba natin kaharapin pa rin ito ng mga susunod na henerasyon? Samantala, arestado po sa operasyon ng NDI ang grupo ng illegal loggers sa Quezon. Balitang hatid ni John Consulta. Ang mistulang posisyon na ito ng mga kabayo sa Quezon, operasyon na pala ng mga illegal logger sa probinsya. Kita ang literal na nakakahingal kabayong pagpasan ng mga hayop sa mabibigat na tinapos na kahoy sa isang bundok sa Mauban, Quezon. Sa aerial video, makikita naman ang nakalbong bahagi ng 13,000 hectares na kagubatan dahil sa ilang taong illegal logging operasyon. Kasama ang DNR sa Region 4A, ni raid ng NBI ENCD ang lugar kung saan ginagawa ang illegal logging. Huli sa akto ang tatlong suspect habang gumagamit ng chainsaw sa pagputol ng kahoy. Arestado naman ang isa pang lalaki matapos ma-recover umano sa kanya ang ilan sa mga pinagputol ng kahoy mula sa illegal na operasyon. We ask if they have any certifications or authority to cut timber but they failed to show us any supporting documents. We arrested them and filed a case of violation against PD705 and the Anti-Chainsaw Act. Ayon sa NBI, nagpapatugtog raw ng malalakas na music ang mga illegal loggers para maitago ang ingay ng mga chainsaw habang namumutol ng mga kahoy tulad ng white lawaan, tibig, kalantas, amlang at ang threatened species na balobo. Kumpiskado ang chainsaw at ilang libong board feet ng mga tinuturing na hot lumber. Illegal logging is a crime and we would like to highlight that the deterioration of the forest would trigger flooding, landslides. It may destroy biodiversity and decrease the production of hydropower. Wala pang pahayag ang apat na suspect na nakakulong ngayon sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pangmalakasang star bites ulit, mga beshi! Pinakilig ni Asia's Limitless star Julian San Jose at Kapuso Total Heartthrob Raver Cruz ang mga Kapuso abroad sa Toronto, Canada.
Present kasi ang Juliverse sa ginanap na Taste of Manila 2023 nitong weekend. Kapartner ng celebration ang GMA Pinoy TV. Ang Taste of Manila, ang longest-running original Filipino street festival sa labas ng bansa. Nagdiriwang ito ngayon ng 10th anniversary, kaya naman maraming Pinoy at ibang lahi ang dumalo sa event. Pinusuan ang instant pa-concert ng Juliverse. Ulat panahon na tayo, mga kapuso. Magpapaulan na sa ilang bahagi ng bansa ang trough o extension ng Tropical Depression Goring. Apektado ng nasabing trough ang Cagayan Valley Region at Cordillera ayon sa pag-asa. Posible ang malalakas na ulan hanggang sa susunod na tatlong araw. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signals sa alinmang bahagi ng bansa. Base sa 11 a.m. bulletin ng pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo, 300 kilometers silangan ng Basco, Batanes. May lakas ito na 55 kilometers per hour, bugsong na sa 70 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong north-northwest ng dahan-dahan. Sa mga susunod na oras, posible pang lumakas ang bagyong Goring at unti-unti itong magbabago ng direksyon at tatahak ng tinatawag na looping track o iikot at magtatagal sa dagat na sakop ng Cagayan Valley. Babalik ang bagyo sa direksyong pahilaga sa weekend o sa Lunes. Mababasa ngayon ang tsansa nitong maglandfall. Pero dahil may tinatawag tayong area of uncertainty, may posibilidad na dumaan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley ang bagyong Goring. Maglandfall man o hindi ang bagyong Goring, asahan ang paglakas muli ng hanging habagat. Sa darating na Linggo o Lunes, maapektuhan nito ang Southern Luzon, Visayas at Carangay Region ayon sa pag-asa. Sa ngayon nga, trough ng bagyo, hanging habagat at mga local thunderstorm ang mararanasan sa bansa. Sa mga susunod na oras, uulanin din ang halos buong bansa. Base nga ito sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ilang lugar ang posibleng magkaroon ng heavy rains kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Asahan din muli ang ulan sa ilang panig ng Metro Manila. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mula naman po Enero hanggang Agosto, may naitalang 4 na namatay sa Bicol Region dahil naman sa dengue. Ayon sa Center for Health and Development ng Bicol, isa po sa mga nasawi ay mula sa Catanduanes, isa rin sa Masbate at 2 sa Sorsogon. Bumaba naman ang mga kaso ng dengue sa rehiyon kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2022. Mula mahigit 1,000 kaso, 521 na lamang yan ngayong taon. Sa paglaban po sa dengue, lagi pong tatandaan ang 4S ng DOH. Yan po ang search and destroy sa mga posibleng pamugaran ng mga lamok, self-protection measures, seek early consultation at say yes to fogging, pero kapag may outbreak lamang. Pasok si world number 3 pole vaulter Ernest John E.J. Obiena sa finals ng 2023 World Athletics Championships. Sa Budapest sa Hungary, na-clear ng Pinoy athlete ang 5.55 meters at 5.75 meters sa tigisang attempt lang. Makakalaban niya sa finals sa Sabado ang 12 ibang pole vaulter mula sa iba't ibang bansa. Noong 2022, lumaban din si E.J. sa World Championships kung saan nanalo siya ng bronze medal. Sinabi ng isang source ng GMA Integrated News na hindi na interesado makipagtulungan ang nag-iisang testigong hawak ng Special Investigation Group tungkol po sa kaso ng 6 na nawawalang sabungero. Nakita raw ng witness na itinago sa pangalang RV ang pagdukot ng 6 na sabungerong nag-derby sa Manila Arena noong January 13, 2022. Ang pagkawala ng 6 na sabungero ang itinuturing na case number 1. Pero pagkatapos daw na iatras ng ilan sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero ang inihain nilang kaso, ayaw na rin daw tumistigo ni RV sa iba pang kaso. Hanggang sa kinumpirma po na rin ng mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News na hindi na rin daw interesado makipagtulungan sa unang kaso si RV. Biniberikpika po ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga pag-atras sa kaso.
Gusto namang makipag-usap kay De La Rosa ng mga kaanak ng iba pang nawawalang sabungero para sumangguni kung paano itutuloy ang kaso. Hindi umano prioridad ng mga employer ngayon ang pag-hire ng mga graduate ng K-12 program. Yan ang inamin ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Sabi ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., mas binibigyang prioridad ang mga nawala ng trabaho simula noong pandemic. Gate niya rin ng mga ibang employer na mas gusto ang mga college graduate at may karanasan sa trabaho. Gayunman, huwag daw mawala ng pag-asa ang mga K-12 graduate sa paghahanap ng trabaho. Marami raw ang paparating na investment na magre-resulta sa job opportunities. Eto na, trabaho alert po tayo. Para po sa mga job seekers sa Western Visayas, narito po ang ilang job openings para po sa inyo. Ang Department of Education Region 6, maraming bukas na posisyon para sa Teacher 1. 27,000 po ang monthly salary. Pwede rin po nga mag-apply bilang Teacher 2 na may buwanang sahod na mahigit 29,000 pesos. Mayroon din pong School Principal 2, mahigit 57,000 po ang sweldo. At Education Program Supervisor na may sweldo mahigit 71,000 pesos. Hanggang September 4 po ang aplikasyon dyan. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang cse.gov.ph/career. May final 12 na ang Gilas Pilipinas para sa 2023 FIBA World Cup. Sa listahan ng samahang basketball ng Pilipinas, si Japheth Aguilar ang team captain. Makakasama niya si NBA player Jordan Clarkson at sina Scottie Thompson, Junmar Fajardo, Kai Soto, Jamie Malonzo, CJ Perez, RR Pugoy at Kiefer Ravena. First time naman lumaban sa FIBA World Cup nina AJ Edurenz, Orenz Abando at si Dwight Ramos. Makakalaban nila bukas ang Dominican Republic pagkatapos ng opening ceremonies. Long weekend is coming kaya asahan na ang traffic sa ilang pangunahing kalsada. Sa gitna po ng balitang yan, nakasalang sa Balitang Hali si NLEX Traffic Manager Robin Ignacio. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat ng taga-subaybay ng Balitang Hali. Opo, kumusta po yung paghahanda nyo sa inaasahang dagsa ng mga biyahe bukas hanggang dito po sa weekend? Yes po, naghanda po kami kasi makakasabay nga po na long weekend itong opening po ng FIBA dito sa gaganapin dito sa Philippine Arena. At yun nga po, inaasahan din namin na sana po yung pag-a-announce ng ating gobyerno na wala pong pasok ang ating mga government employees sa Metro Manila at saka Bulacan at saka yung mga estudyante. All levels po, wala din pong pasok bukas. So sana po yung mga magbabakasyon na hindi naman po manonood ng FIBA opening ay baka pwede na po silang bumiyahe ngayong araw o ngayong hapon. Ano po. At ganun din po na yung mga local government units ng Caloocan, ng Valenzuela, Mikawayan, Marilao, Bocaue at saka Santa Maria ay nag-announce na rin po ng truck ban tomorrow para lang po makatulong sa pagluwag ng daloy ng traffic dito in case po na magkaroon ng congestion. Mm-hmm. At kami po sa NLEX ay nakaanda na po kami at kami nga kanina po nagkaroon po kami ng last briefing sa aming mga mahigit 200 traffic personnel na itatalaga, i-dedicate na traffic management po dito sa Ciudad de Victoria para sa opening po ng FIBA. Okay. At ganun din po na yung aming deployment para naman po dito sa kahabaan ng NLEX at saka SCTEX para po dito sa ating long weekend na magbabakasyon ng mga kababayan. Mm-hmm. Posible po bang ma-adjust pa yung temporary closure na ipatutupad nyo bukas ng 5:30 p.m. sa lahat ng public access points patungong Philippine Arena? Ito po ay fix na po at talagang naipabatid na natin, naipaalam na po natin okay. Sa karamihan po. Mm-hmm. Sa mga oras na ito, may namamonitor po ba kayong build-up ng mga sasakyan sa mga tollways? Sa ngayon po, wala po. Ano, pero bukas po, maaaring magkaroon pong pag-build-up kung magsabay-sabay po yung ating mga kababayan, lalo na po yung rush po ng papasok din po dito sa Philippine Arena. Kaya po, pinapayuhan natin yung ating mga kababayan na yun pong babiyahe na hindi naman po manunod dito, alat na lang po, magdagdag na lang po ng additional time para po kung maabalaman po sila, makakarating pa rin po sila ng nasa time na expectation nila sa pupuntahan nila. Sa mga manunood naman po dito sa opening ng FIBA,
Yun po, ini-encourage natin na mag-avail na lang po ng free P2P buses, shuttle po. So, meron sa halip na magdala ng sasakyan. Opo, sa halip na magdala ng sasakyan kasi yun pong mahigit 55,000 na ine-expect natin na a-attend po dito sa opening o manunod ngayong opening. Kung magdadala lahat ng sasakyan, talagang hindi po magkakasya yung mga available parking dito sa loob ng siyudad de Victoria. Mm-hmm. In fact, karoon na rin po kami ng, nag-identify na rin po kami ng additional parking areas together with LGUs ng Bocaue at Santa Maria. Dito po sa may Bocaue Bypass Road at saka yung sa Santa Maria Bypass Road. So, pagka po sinara natin yung arena ng 5:30, I mean yung siyudad de Victoria, maaring doon na lang po sila didiretso sa mga nabanggit kong bypass roads. At hindi na po sila makakapasok po doon sa ano. Except yung P2P buses po natin at saka yung mga sasakyan po ng ating mga delegates or mga player, mga VIP. Yun na lang po yung inaasahan natin mapapapasok sa Ciudad de Victoria pagsapit po ng 5:30 p.m. Okay. Maiba lang po ako at samantalin na rin po namin, may na-aksidenteng babae kanina sa NLEX matapos masagasaan sa may Marilao. May update na po ba tayo rito? Yun po ay nadala na rin po ng ambulansya natin sa hospital. Hindi po nakuha yung ano, malapit lang po dito sa Marilao. So we will follow up po yung situation kung ano pong nangyari po sa kanya, sir. So kanina madaling araw, tama po, mga Marilao area po yon. Eh, nakilala na po ba siya at paano po siya napunta roon sa NLEX mismo? Actually, hindi ko na masyadong natutukan, sir, yung kung paano siya napunta pa doon, ano, sir. Kasi nakatutok po kami ngayong last day ng preparation po natin ng itong PIBA, even yung pagkakabit po natin ng mga directional signages para dito sa loops, dito sa loob ng arena at saka yung pag-prepare po natin ng mga yung dedicated team po namin, traffic personnel team para po sa... Kung sakali po maaberya sa biyahe dyan po sa NLEX, may hotline number po ba kayo na pwedeng tawagan natin mga motorista? Opo, unang-una po siguro, pwede rin po silang mag-monitor sa aming Twitter account kung saan regularly na-update po namin yung situation at NLEX Expressways, ano po. Pwede rin po silang tumawag sa 135,000. Or di kaya kung meron na po sila yung app na Drive Hub, MPT Drive Hub, pwede rin po nilang i-monitor yung traffic situation po doon. Opo, panghuli na lamang po yung dry run ng cashless tollway simula sa September. Kumusta po yung paghahanda nyo rito? Opo, nakapaghanda na rin kami. Masasabi ko po na handa na po kami dito at yung aming mga personnel. At ganun din po yung kailangan gawin po dito sa... Actually, may identified toll plazas na po tayo. No? So, yung... paano pumasok ngayon yung mga sasakyan kung magkaroon ng meron pong mapadpad pa rin na walang RFID. Meron na pa kaming procedure para magawin na malagyan kaagad ng RFID po ito. At kung may karagdagang detalye po siguro, pumunta sa inyong website. Tama po sir. Sa website namin, even sa Facebook account po namin na NLEX Corporation. At dito po sa aming Twitter account din po at NLEX Expressways. Salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali. Salamat po at magandang umaga po. Si NLEX Traffic Manager Robin Ignacio. Ano kaya ang say ni Uncaboggable Star Vice Ganda sa posibilidad na makatrabaho si Kapuso Genius Michael V? Dami-dami namin pwede. Pwede naman kami magpelikula. Bitoy and Vice Ganda for Film Fest. Mm-hmm. Napakaraming possibilities. Pwede kaming gumawa ng kanta together, di ba? Ang dami-dami naming pwedeng gawin. Iyan ang sagot ni Meme Vice nang matanong ko siya sa isang event. Reply yan sa naging post ni Bitoy sa posibilidad na makatrabaho niya si Vice. Naging usap-usapan kasi ang pagkikita ni na Bitoy at Vice sa It's Showtime last Saturday. Kasunod nito, nag-post si Vice ng 2-feed nila ni Bitoy na may caption na Icon. Pinusuan naman niya ng madlang kapuso. Magkakaroon daw ng legal action ang label ng NCT member na si Jaehyun laban sa isang saseng o obsessive fan. Nag-post kasi ang isang user sa social media ng controversial pictures.
nakuha umano ang mga ito sa hotel room ni Jaehyun habang nasa tour ang NCT sa Amerika last year. Kita sa larawan ang mga luggage, damit at pagkain na hinihinalang kay Jaehyun. Balibalita sa Korean media na ninakaw raw ng fan ang hotel room key ng Korean idol. Sa statement naman ng SM Entertainment, invasion of privacy raw ito at nakikipag-usap na raw sila sa mga abogado at authorities. Looking for a new home na po ang ilang exclusive detection dogs ng PNP Special Action Force. Ayon po sa SAF, may edad na ang mga aso na kanila pong ina pinaampon. Hindi na rin daw nila kayang alagaan ang mga naturang aso dahil sila rin po daw ang magiging handler sa mga sinasanay ng papalit na aso. Sa ngayon, may mga nakapila ng gusto mag-adopt sa mga aso. Pero pipiliin daw ng SAF kung sino ang pinakaangkop na bagong amo. Samantala, isa po sa mga binibisita sa Indonesia ang iba't iba nilang templo. At sa isang templo sa Java Island, may ibang nakakuha ng atensyon ng mga turista. Eto, meron po kasing nakahigang, higanting pink rabbit. Yan po si accomplice na art installation na isang American artist. Ang mga turista, kanya-kanyang posing para magpa-picture sa kuneho. Parte raw yan ng holiday tour ng artist, iikot pa yan sa iba't ibang bansa. At ito po ang Balitang Hali, Connie Season po. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Rafi Tima mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.